5, 4, 3, 2, 1. Hey mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. Ang ating naman susunod na gagawin ay loading chamber ng ating DIY na airgun. So ito po yun. So pinagawa lang natin to sa machine shop kasi di naman na kaya nating gumawa ng ganito ka-perfect na diametro. So, ayan. Diyan ngayon papasok yung ating fillet pusher. Ayan. Diyan ngayon yung papasok. So, yung tinabas ko ng grinder, ang sukat niyan is 3/4. Actually, yung measurement ng ating loading chamber is nagme-measure lang siya ng 2/3/8 or 2.5 inches. So yan, i-grind natin para umabot dun sa pinaka center ng butas ng ating loading chamber. Yan, yan lang po ang gagawin natin. Idagdag nyo lang sa mga kaalaman nyo kung sakali mang magustuhan ninyo. So may dalawang channel na yan para sa o-ring na nakalagay para ang hangin hindi babalik yung, hindi sisingaw yung pressure na ilalabas ng firing pin. So may dalawang o-ring na siya at saka yung butas niyan nasa malapit sa sentro ng dalawang o-ring. So kumbaga lalagpas ng konti yung pilit pusher natin para lumagpas yung pilit sa butas. So ganyan lang gagawin natin mga kaibigan, mga idol, mga mahilig sa ganitong laruan. So ang paggagawa ng loading chamber ay mano-mano lang kasi wala tayong sariling kagamitan na tulad ng lathe machine, kaya grinder lang yung ginagamit natin. O ang kadalasan naman ito ng ginagawa ay yung tinatawag nilang milling machine, yung maganda o end mill. Pwede rin attach mo siya dun sa drill press, pero sa atin manual lang grinder. So tatabas-tabasin natin ng konti para ayan. So hinahina lang na pagtabas hanggang sa maubos kasi ipifinish pa natin siya na cutting disc. So ganyan lang mga ka-MJ. So next natin yung gagawin is yung ating bolt housing. Ito naman yung bolt housing natin. Ang sukat nito is nasa 7 1/4. Yung ating hammer housing is nasa 6 1/4. Ito lagpas ng konti, 7 1/4 yung ating hammer housing. So bubutasan natin siya at saka i-grind din natin para yung daanan ng kasahan na nakatornilyo para naman dun sa hammer na kinaltasan natin para doon maglalak yung tornilyo, nakakabigin niya yung hammer at hahati doon sa sear ng ating pinaka-trigger. So yan po ating ginagawa, yung ating bolt housing. So ganito lang yun. Ang metal ko pala na ginamit is Schedule 80, yung nabibili sa mga metal supply. Makapal siya, mga sa 3mm thickness yung kapal ng ating tubo na ginamit. So wala siyang dugtungan, diretso siya na nahugis bilog. So perfect siya para magiging gawa natin na bolt housing. So Schedule 80 lang yung hanapin nyo sa mga metal dealer, so metal supplier. So tingnan nyo lang at susubukan nyo rin, I know na kaya din yung gawin ito. So ganito lang yung ating ginagawa mga ka-MJ sa ating mga DIY na ano. So Schedule 80 yung ginamit ko. Pwede rin naman stainless pero manipis. So maganda yung makapal-kapal na ano, yung inner tube ng ating Schedule 80 is nasa 1/2 inch or 12mm na diametro yung inner na sukat. So di ko nasusukatin pero nasigurado ko na
nasa 12mm yung loob ng ating bolt housing. So ganyan lang mapagawa natin mga ka-MG. So 7¼ na bolt housing, tapos 6¼ na hammer housing. So ganyan. Oh. May dalawang butas na preparation na tatabasin natin ng grinder. At ito naman yung butas na yan, transfer port. Diyan dadaan yung transfer port ng ating pinaka daanan ng pressure sa firing pin. So, yung butas na isa, yan ang natawag nating transfer port na dyan dadaan yung pressure galing sa firing pin. Ayan na po. Yan yung itsura niya. So, yung kinaltas natin na ginawa ating loading chamber, pinasok natin sa schedule 18 na tubo para magiging simpleng loading guide ng ating pinaka bolt action. Ayan. Kita nyo na yung finished product. So ganyan lang mga ka-MG yung pag-ano natin, paggawa ng ating DIY na bolt housing. So dito pa masyado makakabig kasi wala pang handle, pero lalagyan na yan. Sa susunod na, makikita nyo rin kung paano ko ginawa yung ating pinakakasahan. Mahirap pa siyang kabigin kasi 0-0 yan yung clear. Oh ayan, may labas na. Ayan. So dyan ngayon yan ating pilits dadaan. Ito yung pilit posir natin, pinagawa lang natin sa masinsya, pinalagyan ng o-ring para hindi magbawak fire. So ganyan lang mga ka-MJ yung ating gagawin sa ating DIY na bolt housing. Sundan nyo lang ang tandaan, yung sukat na ginamit ko is 7¼, at saka yung bolt housing ay yung hammer housing is 6¼. So advance ng konti ng uno kasi kailangan lalagpas ko dun sa firing pin head, yung butas na pinaganoan ng transfer port, lalagpas ka dun para naman dun i-attach yung barrel natin. So makikita nyo mamaya mga ka-NJ na lalagpas yung ating bolt housing. So ganyan lang paggawa. Subukan nyo rin kasi ano, ito nga simple guide lang naman para may idea rin kayo. Hindi ako expert, pero at medyo satisfied na rin ako sa ginagawa ko. Ayan ako mga ka-MG, titingnan nyo. Oh, ang pagkabit niyan ganyan. Tingnan na yung video ko, dito masyadong mga ipupos. Ayan. So, ganyan yung mga ka-MG. So, lagpas yan ng kunti dun sa ating pinaka head ng ating firing pin. Na doon na kalagay yung transfer port. Yan yung itsura na ngayon ng ating DIY na ayan, DIY na bolt housing. Ganyan yan, 7¼ at sa 6¼ yung hammer housing. So ganyan lang pagawa mga ka-MG. I hope na may matutupunan din kayo dito. Dagdag nyo rin sa kaalaman ninyo para maging satisfied ng tayong lahat sa ating ginagawa. So sana makuha nyo ang idea kung paano ginawa para naman makagawa rin kayo ng sarili ninyong libangan. So ito lang yung sa akin. I know na marami tayong mga idea, pero sa akin ito naman. So yan yung spring ng ating hammer. Ay papasok lang siya dun sa ating drum hammer. Hammer drum na may adjustable power spring. Power spring ay adjustable para sa spring power ng ating DIY organ. Gusto mong pala kasi na-upload ko na yan. I hope na makita ninyo at mapundan. So maraming salamat mga kaibigan. Yan naman po ating slight review ng ating slight tutorial ng ating DIY organ. Salamat.